God, muli siya ay awitan at kamuli ay magpapakalan. Muli siya ay awitan at kamuli ay magpapakalan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan. Upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang.
lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay ka dakila at makapangyarihan. Ang pong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Dakila mong gawa upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggang, hindi magbabago. Ang pong Diyos ay tapat, pangako niya ay magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang pong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kaniyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kaniya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaak at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanduran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang
mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon sa ating ebanghelyo, tayo ay binigyan ng aral o katuruan ni Jesus kung ano ang kaharian ng Diyos. Nagbigay siya ng dalawang simbolo. Una ay ang simbolo ng mustard seed o yung buto ng igos. At ang ikalawa ay ang lebadura o arinang may lebadura. So pagkatapos na ito ay kaniyang maipaliwanag, ngayong ebanghelyo naman ay sino ang makapapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang sagot ni Jesus? Pag sumikapan ninyo, ibig sabihin, ang lahat ay bukas sa pagpasok, pero pag susumikapan ninyo, kaya ito ang hamon sa ebanghelyo ngayon. Pag sumikapan nating makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit ba tayo nagpipilit pumasok sa kaharian ng Diyos? Dahil totoong may kaharian ng Diyos at totoo ring mayroong impyerno. Mayroong eternal life at mayroong eternal damnation. Mayroong kasalanan ng tao na siyang nagpapahiwalay upang siya'y makapasok sa langit. Ano po iyon? The sin of presumption. Maraming tao ang palaging mayroong nagagawa sa sin of presumption. Ano ba sa Tagalog yung presumption? Yun bang nagpapalagay? Palaging ipinalalagay niya na siya ay ligtas na. Yun bang palaging nasa isip niya na siya ay ligtas na kahit wala siyang gawin sa buhay niya? Yun ang sin of presumption. Wala na sa kanya yung pagsusumikap. Basta ang alam niya, siya ay ligtas na, iniligtas na ni Jesus doon sa Kalbaryo. Hindi po, dahil ang kaligtasan is an ongoing process. Ang kaligtasan ay patuloy na pag-discover sa pag-ibig at awa ng Diyos. Totoong ang Diyos ay mahabagin. Totoong ang Diyos ay hindi nauubusan ng awa at siya ay handang magbigay nito sa mga taong humihingi at nangangailangan ng kaniyang pagpapala. Pero sa kabila noon, ang tao ay laging bumabalik sa kasalanan ng pagpapalagay. Laging ipinalalagay na wala na siyang dapat gawin dahil ligtas na siya. Nakatatakot ito dahil baka ito ang maging sanhi nang tayo ay sarhan ng pinto at ipagtabuyan sa kaniyang kaharian. Kaya ang sagot ni Jesus, pag sumikapan ninyo, papaano tayo magsisikap na makapasok sa kaharian ng Diyos? Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya na patuloy na naglalakbay upang tayo'y makarating doon, pag sumikapan natin sa araw-araw na makita ang kahinaan natin at ito ay maihingi ng tawad sa Diyos. Hindi pwede
na araw-araw mayroon kang ginagawang kasalanan, pero nagsisimba ka, it is a presumption. Ito ay pagpapalagay na ang akala mo ang iyong pagsisimba at paglilingkod sa Diyos ay magiging daan ng kaligtasan. Kung walang pagpapakumbaba, kung walang pangungumpisal ng mga kasalanang aking nagawa, mortal or venial sin, hindi ako tatanggapin sa kaniyang kaharian. Ang sin of presumption ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Ano pa ba yung laging ipinalalagay ng tao? Sa tingin ninyo, ano pa? Magnanakaw ka. Isnatcher ka. Papasok ka sa simbahan ng Quiapo. Itataas ang kamay kay Nazareno. Ipagdadasal niyang, sana may madukutan ako ngayon. That's a sin of presumption. Nagsimba ka. Nagdasal ka kay Nazareno na tugunin ang iyong mga plano sa buhay. Paglabas mo, nagpahula ka. That's a sin of presumption. Nagsimba ka. Deboto ka ni Nazareno. Humingi ka sa kaniya ng pagpapala. Paglabas mo, bumili ka ng anting-anting. That's a sin of presumption. Hindi ito makapagdadala sa atin sa kaniyang kaharian. Plain and simple. Binibigyan tayo ni Jesus na marami ang mauuna at mauuna ang mahuhuli sapagkat tayong lahat ay binibigyan ng pagkakataon na manumbalik sa kaniyang pag-ibig, sa kaniyang walang hanggang awa sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Huwag nating hayaan kung kailan matatapos ang ating buhay, kung kailang hindi na natin kayang magsalita, kung kailan hindi na natin kayang ideklara sa Diyos sa pamamagitan ng bibig ang kasalanang iyan, tsaka pa lang tayo magsasabing, Lord, patawad. Huwag nating hintayin na sa dulo ng buhay, doon lamang natin maiisip na tayo pala ay nasa ilalim ng kasalanan ng pagpapalagay. Let us not assume salvation. Let us work for our salvation. Araw-araw, nililinis tayo ng Diyos. Kung ikaw ay nakikipag-ugnay sa Diyos, ito ay mangyayari at makikilala ka ng Diyos dahil lumalapit ka sa Kaniya. Huwag kang manatiling anonymous sa Diyos. Lumapit ka sa Kaniya upang makita niya ang tunay na kulay ng kaluluwang inaalagaan mo. Huwag nating masyadong alagaan ang katawan. Ang alagaan natin ay ang kaluluwang maglalakbay patungo sa Diyos. Hindi masamang pangalagaan ang katawan sapagkat ito ang templo ng Diyos. Kaya lang, kung magkahiwalay ang katawan sa puso at isip, ito yung naglalayo upang makita nating importante pala ang kulay ng kaluluwa kesa sa kulay ng aking buhok.
Baka maubos ang pera sa pagpapareband, pero walang bigas at walang ulam. Baka maubos ang kayamanan sa mga bagay na hindi mahalaga, pero hindi natin nabibigyan ng tamang pangangalaga ang nangangailangan. Ang kaligtasan ay investment. Ilan na po ang nailagak natin para sa ating kaligtasan? Ilang porsyento na? Kilala na ba tayo ng Diyos? Kaya ba na nating panindigan ang ating buhay sa araw-araw na ang aking ginagawa ay tama at hindi ako nagpapalagay sa isip ko na ito ay tama? Marami daw tao ang magpipilit pumasok, pero ilalayo sila dahil hindi sila kilala ng Diyos. Let us live simply. Let us live honestly. Let us live sinless in the eyes of God. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang minamahal kong mga kapatid, hindi tayo makasasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa kaniyang paaniyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kaniyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na nag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paaniyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po na ang lahat. Ay, alam ng nasiyo, hindi na natin sa pagkita mo, hindi na tapapin, alay
Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin iyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareho ng liminster ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareho ng liminster. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa, puso kamabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo, kasamang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa ating Paris Finan Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Inihandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nakakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa plaza sa nun lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Panahon, panahon, panahon.
Tas mo kami sa kasalanan. Thank you.